Sabi ni Irene, sir, what is the future of blogging in the Philippines? Is it profitable? I think tapos na yung blogging sa industry natin. It's now content creation. Okay. So ano yung pagkakaiba niya? Ang blogging kasi, it's either you're writing articles sa website mo or yung mas popular ngayon, vlogging, video blogging, which is creating videos on a YouTube channel. Kung isang channel lang or isang medium lang yung ginagamit mo, medyo mahihirapan ka mag-break out and that mahihirapan ka na maging profitable. Sa akin, content creation yung direction, meaning, okay, meron kang website, meron kang blog where you write your articles, but you should also consider, katulad ng ginagawa natin, na meron kang video blog, YouTube channel, and meron kang TikTok even to market yung iyong ano, yung iyong content sa blog mo. But also, you consider yung mga, ano ba yung, nasan ba yung mga tao? So, iba pa rin yung social media marketing, syempre yung Facebook, Instagram, etc. But, creating content in various forms, like podcasting, di ba? So, mas makakatulong sa'yo and mas magiging profitable for you kung meron kang content network. I think that's really where the direction is, especially that a lot of agencies, mga ad agencies, alam na nila na porket konti lang yung followers mo, ibig sabihin, hindi ka na nila itatap. No, that's not correct anymore. Dati kasi ang labanan, paramihan ng followers eh, di ba? Sa social media. Pero ngayon, ang preferred ng mga agencies are micro-influencers, yung tawag nila. So, ano yung micro-influencers? For example, sa Instagram, ito yung mga tipong 3,000 lang yung followers. No? Pero nakita mo naman yung post, engage yung mga followers. Ang daming comments, maraming nagla-likes. Kahit na 3,000 lang yung followers na. So, yung mga micro-influencers, yan yung mga, ano, mga maraming kinikita ngayon or yung profitable. And, yun. So, I would say na building your personal brand through different types of content, yun yung direction to go. And I think there's still a lot of room for it. If you want to focus on just one channel or one type of content, I would say video is still the number one platform. So, video blogging. Pero merong value at saka merong extra income kasi yung pagsusulat, yung blogging. Meron kang AdSense, pwede kang mag-sponsored post, etc. No? And in recent years, yung podcasting, marami ding income opportunities ngayon kasi brands are exploring podcast. So, yun yung masasabi ko sa iyo, Irene. I hope nakakuha ka ng magandang insight. Yung blogging, it will evolve into content creation. So, yun na lang yung masasabi ko. And hindi na siya katulad dati na, dati kasi pwede yung anonymous ka na may blog, nagsusulat ka, tapos made for AdSense yung website mo. Those things don't are not profitable anymore. Mas hinahanap na ngayon ng tao yung kilala nila yung nagsusulat, kilala nila kung sino yung nag-video blog. Katulad ni Panlasang Pinoy, dati, ano lang, kamay lang yung nakikita mo dun sa YouTube channel niya. Pero eventually, nagpakilala si Banjo, kilala mo na ngayon kung sino si Panlasang Pinoy at mas marami siyang naging fans because of that. So, ano siya, meron na ngayong premium kapag kilala ka nung mga followers mo, yung personality mo. And it's hard to express who you are if you are limiting yourself to just writing articles, no? Of course, syempre, pwede naman personal blog, but yun ang thoughts ko dito. It is still profitable. Yung style lang would be different. Hindi siya katulad dati na just create a blog. If you build it,
if you build it, they will come. Yun yung motto dati. Ngayon hindi, it will not work anymore. You would have to learn how to market it para makakuha ng mga income opportunities.